katulad ng dati ay atid sa inyo ng ating napaka nagandang products from Malaysia. Firmax, firming and lifting cream. Yan. Ito po panlaban natin sa pandemonium. Dapat malakas yung ating katawan para hindi tayo pinagluloko nila. Diba? Laging malakas yung ating katawan. Dapat yung immune system ninyo. This is an immune system booster, mga kababayan. Pinapahid lang po sa mga pulses in affected areas. Napakaganda. Try po ninyo, mga kababayan, para may sarili kayong kwento. And this is made from natural herbs. Mga 11 natural ingredients po. Mga medicinal herbs ang sangkap po nito. Ginawang cream. Napakaganda po. And yung gustong bumata, forever young, ika nga, ito yung kailangan po ninyo. Revitalizing serum, Automax. Pinapahid sa mukha lang po. Pahid lang sa mukha. You will look 10 years younger than your age. Tingnan ninyo po ako. Magsi-54 na ako. 54 years old by December 27. Maraming salamat sa mga sa ating Panginoon muna, dahil binigyan tayo ng ganitong buhay, masaya kahit pandemic, with full of excitement sa kanyang pagsundo sa atin. Eh, sad na maka-birthday pa tayo before tayong sunduin. Pero kung sunduin na tayo before mag-birthday, mas mabuti. Para hindi na natin makita yung awarding na kaagad doon sa heaven. Hindi na natin makita yung mga katarantaduan nito, mga... Di ba? Yung pag-pang! Pero tingnan ninyo, mga kababayan, dahil sa pahid-pahid. Nakita ko yung nanay, 52 years old lang yon. Eh, di ba matanda na? Ang tawag nga, matanda. Yung pinatay na nanay, yung mag-ina. Sabi ko kay Inisis, tingnan mo ikaw. 52 years old. Si Mrs. 52 years old din. Napakalayo yun. Ako 54 na eh. Sa try po ninyo ito. Pahid kayo nito. Reverse aging po ang mangyayari sa inyo. Anti-aging siya eh. Ano pa? Ngayong Pasko, magregalo kayo nito. Para, di ba, feel na feel ang Pasko. Lamp, mga kababayan. At ito, ito yung Pixie Sense Hanging Card Diffuser. Yan. Tapos, kalimutan ko pala yung Arxon design ng anak ko. Ito pala yung sunod. Mamaya pala yung mga dealers natin. Baliktad. Yung gustong magpagawa ng bahay, Arxon Design and Build Company. Pagawa kayo ng bahay ninyo. Services offered, consultancy, architectural design, interior design, construction and renovation. Contact ninyo yung aking anak na architect, Chris Maravillas, on Facebook. Cellphone number 0977-098-2884. Ngayon, dyan sa Amerika, yung mga bags, si Madam Eileen Rosales, may bago siyang page. Ano ngayon, mami? Fashion and shopping. Hindi na Eileen Closet. Fashion and shopping na siya naglalive. So, makakapamili kayo doon na pangregalo ngayong Pasko at yung pang-kwan ninyo. Pang sarili po ninyo. Hello, Madam Eileen. Kamusta ka dyan sa Amerika, sa Chicago? Lahat ng mga magaganda, napaka-quality and important, syempre, Amerika.
Nandyan po sa kanya. Nakita ko kagabi yung kanya live streaming. Ano pa? Okay na. 612 na yung nanonood sa akin. Dito na tayo sa ating live streaming. Ay, live streaming. Comments ninyo. Magandang umaga kay Nick Borromeo. Nandiyan ka agad. Si Barry. Ayan mga kwa natin. Mga kasangga natin dito. Isaac. Shout out naman po, sir. In family watching from United Kingdom. Kumusta ang bagyong Vicky? God bless. Ulan lang naman yung dala. Kaya lang may pito yata yung patay. Ito yung patay doon. Sa Mindanao. Because of the flooding, continuous rains. Dito nga eh. Maulan din kahapon, hanggang kahapon. Kasi may low pressure din kami rito. Near Catanduanes. And I think by ngailang araw, sana naman matunaw na kasi palapit na yung celebration ng mundo ng Pasko. Oh, di ba? So, magbabagong taon, sana naman wala nang papasok na masamang panahon. Kasi in some areas nga dito sa amin, wala pang kuryente. Pero the majority mayroon na. Madam Cynthia Franco, blessings from Melbourne. Glenford Urbano, si Trump nagpatay pa. It is part of the drama of the whole world. This is a global drama to encourage you because of, you know, distrust of people. Growing distrust of people. Kaya po yung mga presidente, sila yung nagpapauna. Do not be deceived, sinasabi ko po sa inyo. Do not conform with the world, mga kababayan. Huwag kayong pa... Sabi ko nga sa inyo, namayan. Sa iyo sarili, abot-abot langit ang pagsisisi ng sisingalipin yon, yung pulis, sisingalipin yun. Dinala sa init ng ulo, emosyon, pagbabayaran niya yun, lifetime. Sinira niya yung kanyang buhay, mga kababayan. Kaya huwag daanin sa init ng ulo po. Huwag daanin. Pag mainit ang ulo, malis ka na lang. Yung gigil mo, pigilin mo yung gigil mo. Kasi pag inayaan mo yung gigil mo, and you know, mga kababayan, that's part of, you know, unfolding prophecy. Yun ang description, mga kababayan, ng last days. Bakit po? Sabi sa Word of God, in the last days, people will be first. Ano nga yung first? Sa Tagalog? Tingnan mo nga, Goya, yung labanin niyo. Walang awa siya. This we know in the last days, ganyan yata yung kaka second Baryokson, yung anak ng pulis ang nagpa-trigger sa kanya, yung batang kumukuha ng video. Oh. Yun nga po. Pero kahit sulsulan ka pa ng anak mo,
isang batang paslit ka ba na pwede kang sunsulan? Police ka? You have that training? Ganon. I-share ko po sa inyo. Kala ninyo, 2 Timothy chapter 3, verse 1. This know also that in the last days, perilous time shall come. Kaya po, kung Bible believer ka, alam mo kung ano ang manifestation ng tao, behavior ng tao, lahat na nakadescribe sa Word of God, anong uri ng tao, tayo ngayon. O ito siya. For men shall be lovers of their own selves. Malang niya yung sarili niya, lalo na ngayon na may pandemonyo. Sarili lang niya. Iligtas niya sarili niya. Nagkakapitbahay nga eh. Nagkakainisan kasi yung sarili lang iniisip. Iyon ang pinopromote ng mundo. Kaya ano sabi din sa barang, isumbong mo niya pag may isumbong mo. Ayun, nagkaaway-away. Hindi ko say. Ang diablo po, ganun magtrabaho. Kala mo, wala lang. Pero ang ginagamit siya mga tao para mag-away-away, tingnan ninyo, magkapit-bahay ito po. Covetous, boasters, hambog. Tingnan ninyo itong bata. Napakahambog, napakayabang. Bata pa siya, napakayabang na niya. Saan yung nagmana? Kung anong puno daw siyang bunga. Hambog yung tatay, hambog din yung anak. Kung anong puno siyang bunga eh. Bakit napakayabang ng babaeng bata? Natutunan niya sa tatay niyang mayabang. Pinagyabang niya yun. My father is a policeman. Paingli-singlis pa yung ito ninyo. Proud. Ayan yung pagiging proud. Be proud. Be proud. Ang turo ng Bible po, be humble. Hindi be proud. Pero mukhang bibig na sa family natin, be proud. Be proud. Be proud. Yun ang turo ng mundo po. Be proud. Kita ninyo? Hindi mo alam yung buka ng bibig mo pa lang, mali pala yun eh. Pero, be proud, be proud. Kahit sa eskwela nyo, be proud, be proud. Kaya po ang sabi ng ating Panginoon, huwag daw maging kabahagi ng mundo. Pag ikaw ay naging kabahagi ng mundo, the love of the Father is not in you. Ang pagmamahal ng Diyos, Ama, wala sa inyo. Do not conform to this world. Pag nag-conform ka sa mundong ito, yeah. Gustong sabihin, ang ibig sabihin noon, you are conformed with Satan. Si Satanas po, ang world system, si Satanas ang utor. Eh, kita ninyo ang mga patakaran ng mundo natin with the our leaders, with the government. Lahat po si Satanas ang inspirasyon. Eh, baliktad. Yung mabuti, masama. Yung masama, yun ang mabuti. Kita ninyo? Blasphemers, disobedient to parents, unthankful, ang unholy. Diyan sa neighborhood ninyo, si magbilang kayo kung sino yung mga. Tinulungan mo na, traidorin ka pa.
Pinautang mo na. Sinuport mo na. May pasaloib pa na gawain. Nililiba ka pa pag nagtalikod. Unthankful. If you have that neighborhood na ganon, sakto sa description, ng uri ng mga tao ngayong huling panahon, sakto po. Kaya huwag kayong magduda na we are living in the last days. Tingnan mo na lang ang neighborhood mo, ang ugali, o ano. Unthankful. Unholy. Kahit sa mga kamag-anak mo. Tulungan mo. Sige lang, tulong mo. Hindi mo nabigyan ng isang beses. Lahat ng tulong mo, limot. Ano, Bernie? Tama? Kahit hindi siya magkamag-anak eh. Lahat ng tulong, limot na niya. Galit na siya sa'yo. Without natural affection, truth breakers, false accusers, iakusa ka pa ng kung ano-ano. Incontinent. Hindi makontento. Gustong ubusin niya. First. O, ito yung police. Kailala nga kung ano. Mabangis. Mabangis. Na parang hayop. Sa bangis. O, tingnan niyo. Kanta. Close range. Nahawakan niya. Ang pinapatay niya. Wala man lamang kalaban-laban sa kanya. Nanay, matanda. Kikita ninyo yon. At yung bata, 25 years old pa lang yon. Napakaliit ng katawan siya. Napakalaki. Di man lang binitawan mo na. Ay, talaga. Tang, tang. Tumimbuang. Pang, pang. People will become fierce. Gayon pa lang yan. Pagdating mga kababayan ng tribulation, sinasabi ko sa inyo, mag-aasal hayop. Hindi nga hayop, halimaw ang mga tao, zombie. Wala na siyang kikilalani. Wala na eh, nasira na ng tuktok eh. Sinukob na ng Diablo. And that is the future of this world. That is why kakalusin ng ating Panginoon lahat. Bang! The judgment will come. Uubusin yun. Itong mga kampo ng kung hindi lang for the sake of the elect, mga kababayan, wala pong maliligtas dito sa ating mundong ibabaw. Because this is just like during the time of Noah, the same fall of violence. Traitors. Hindi pa nagtatapos doon. Despisers pala. Sunod sa first, despisers of those that are good. Pag mabuti yung ginagawa mo, maraming nagagalit. Grabe naman na ito. Grabe. Tumulong na nga. Grabe pa sa tingin mo. So, hindi sila natutuwa. If you have that feeling na ganon, manalangin po kayo sa ating Panginoon. Lord, alisin mo yung inggit. Ang tawag niyan, inggit eh. Alisin mo sa aking puso yung inggit. Kasi nakita ko yung neighborhood ko, tumutulong man, hindi ako matuwa. Nagagalit ako. Kasi bakit ako hindi ganun? Sabi ko sa inyo. Tingnan niyo, yung mga mabubuting gawa, hindi pinapansin ngayon ng karamihan. Only few people, mga kababayan.
ang mag-like. Kaya kung may mga ginagawa kayong maganda, tapos konti ang mag-like, it is because of this. Yun, description kasi yun ang that is the actual reality as we are living in the last days. Hindi matawa yung neighborhood mo, yung mga kakilala mo. Ano nga niya siya nagtatami-tami sa Tagalog? Nga, ganun-ganun. Tami-tami ang tawag sa amin. Nagtami-tami pa niya. Hindi ko man niya inaano. You try, umasins din yung buhay mo. Pagkatapos, dan ka doon sa barangay mo. Imbis na yung dati, noong panahon, pare, umasinso ka. Ngayon, titingnan ka. Saan kaya niya yan inakaw? Saan kaya yun nakakurakotan niya? Biglang umasinso. Despisers of those that are good. Kaya may nakita ko sa may post, sino kaya yun? Si, yung artista yata. May nakasulat na ganito. Do not post on your achievements. But, ano nga yun? Huwag ka niya mag-post ng achievement mo. Kasi ang tao hindi na tutuwa doon. Post on niya na ikaw ay... di ba? Nabasa mo yun, mami? Kasi yun ang gusto ng taong makita sa Facebook. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, rather than lovers of God. So, you know, mga kababayan, kung bakit ito nangyari. And this time, ang nakakalungkot, yung mga reactions na nababasa natin, galing dito sa mga grupo na kalaban ng gobyerno, biglang sinakyan, mga kababayan, yung isyu, ginamit to attack the government and destroy the image of the PNP. Mga bugo. Hindi kayo mga santambak na tarantado. Isang pulis, tapos ituturo mo yung the whole kapulisan. Paano naman yung mga mabubuting pulis na sa pagpapatupad ng batas, paglilingkod sa bayan, nagbuwis ng kanilang buhay, wala na pala doon dahil lang sa isang kaso. As if tinolerate ng entire kapulisan. Legalit din yun. Magkaibigan kong pulis dito eh. Nag-post ka agad. Kinundi na niya yun. Ilig din yung manggato. Sumakay para lang siraan yung ating pamalaan. Huwag kami. Alam na namin yung mga motibo ninyo. Detalyado ninyo. Jan Cyril Onato, sindan before ko papasok sa TESDA mamayang hapon, panoorin ko ang live mo. Keep preaching for the truth. Again, good noon. Maraming salamat din sa panonood. 895 na. Share lang po ninyong share. Rian Maningula, mag-share pang daw ng mga jokes at walang pangarap sa buhay. Ayon. At ito pala, do not post your achievements, kundi mga jokes lang at walang pangarap sa buhay. Kasi pag nag-share ka ng mga jokes, tapos yung mga ganon, marami nagbabiral siya kagad. Viral siya. Achievement? Pag dumaan yan sa timeline ng... Really?
Hindi yan pinapansin. Tinitingnan lang yan. Nananan lang yan sa timeline. Nabasa ko yun. Bakit ganun ang ugali ng karamihan ngayon ng mga tao? Because of the yun daw talaga ang magiging ugali ng tao in the last days. Inis siya sa mabuti. Nainis siya. Pag umasinso ka sa buhay, inis ang paligid. Makikita niya, mga umasinso yun. Ako hindi. Pare Ogson, yung isang channel ang Shiner ko bossing. Ah, maraming salamat, Barry. Ikaw na. The best ka. Eva Ponsalam, na-share ko na po, kabayan, watching from Seattle, Washington. Kumusta po kayo ng family mo? Okay naman po kami at ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi may improvement na po sa timbre ng boses ko. Medyo maayos-ayos. Hindi na masyado ngongo. Ha, ayos itong iniinom ko eh. Tea. Ano nga tong tea? Yung pang ano sa boses. Linda Salanap, watching from Kuwait. John Wick. Now nasobran ata sa kapanood ng John Wick. Bonifacio Rizal. Yung kanin ni John Wick si... Yung artista? Nono Avila, more shares. Gerald Espiritu, shout out kuya sa akin. Merry Christmas sa yung family from Los Angeles, California. Yeah. 980 na yung nanonood sa atin. Yung mga naunang nag-react. Ile po, Sir Ireneo. Gilapas, advance happy birthday, Kadante. Senior Arcilia, Sergan, para sa akin, di ako buto kay Pacman, di lang president or VP. Sa yaman, meron siya noon, galing pa ang, kulang pa ang abilidad niya bilang isang pangulo ng bansa. Glenford Urbano, turok sa China, wala akong tiwala. Daryl de la Vega, sana namay manalo si Bongbong Marcos sa pagka-president para naman sa ikauunlad ng ating bansa. Yung sinasabi na turok ay sana naman ay 100% na quality, pero depende kung ano talaga. I encourage you to please do your own research about all this turo. Para po sa pag nag-decide po kayo na magpa, at least you have your yung tawag doon, panatagan ninyo pong loob. Hindi tulad ng yung nurse, nakita ninyo yung nurse nagpa-turo sa harap ng telebisyon. Yes, yun ah. The intention is to promote the... Maya-maya, gumanon. Iba na yung naramdaman. Then, collapse na siya. So, importante po, sabi ko sa inyo, yung mga unang turok, wala akong question doon. Kasi pati nga ako naturokan eh. Although, sa pilitan lang po. Nahuli ako. Yung mga anak ko, may mga turok din sila. All of them. Pati yung bunso ko. Isa lang. And most of us, simula sa edad ko po, wala, pinauso nila eh. Hindi man natin alam na ganun pala siya. Pero it's not dangerous as
today, kasi po, biglang the motive, mga kababayan ng turok, hindi po tulad ng iniisip ninyo. Tulad ng iniisip nating lahat. Di ba? Yung previous belief natin about turok, hindi yon. This is a modern kind of turok. The ultimate turok na gagawin po sa buong mundo, yun ang dapat ninyo pong malaman. But if after na malaman po ninyo kung ano ang laman niya, hindi intensyon ng turok, you still decide to receive, then decision ninyo. Okay pa, yun ang ating punto. Kaysa naman, nasa kadiliman po tayo, wala man lang, hindi yan kasi napagsabihan ako na maganda daw. Napagsabihan ka lang na maganda. Bakit hindi mo muna binirikpika para hindi po tayo matulad doon sa maganao na. Diba? Daryl de la Vega, sana na may ay manalo. Ay, nabasa ko na. Ami Cano, good morning po Sir Dan. Bala ko pong umuwi sa Pinas next year. Kaya lang po, takot ako sa protokol sa airport. Nakaka-stress na po ang ating Pangulo. Umpisa lang, okay, watching from Japan. O nga no. Bibet lahim daw. Sir Dan, totoo kaya yung nurse na sa Tennessee na namatay na after? Patay na ba? Inimatay lang po. May bagong ano? Pagkikuan nga. Yung nahimatay, patay na. Nagpa-interview ulit. Yun ang alam ko. Kung namatay na, di latest siya. Ayaw pa naman yan ipaalam na may mga na ganyan. They want to censor it all the way. Nagpa-interview yun. Napanood ko pa. Sinabi niya na ganun niya, may kwan talaga ako sa pain. Pag nakaramdam ako ng pain, talagang pass out niya ako. Of course, kwan po yun, tawag doon. Kinout siya natural, langan man hindi yun. Kasi nasira lahat yun. Yung propaganda na sira lahat. Taranta yung kumpanya. Sabi ni Nick Borromeo, mapa China, US o German, pare-parehas lang po. Yan, may... Good luck sa magpapatuloy. Pare-parehas daw. Isaac Naba, shout out loud Sir Dan and family. Watching from United Kingdom, kumusta po ang bagyong Vicky? God bless. Kayo yung kumustahin ko. Okay naman dito sa Pilipinas. Kasi kayo, dyan sa ano, suspended lockdown dyan sa United Kingdom in the whole Europe. Mamaya, basahin ko yung balita. Jig 7, Sir Dan, may kumalat na usapin sa FB na ang nurse na tinurukan ng bakuna ang kinuna ng video at nagpa-interview din, nag-collapse, patay na daw po, pero ginawang misinformation yung video na yon. Pangalawa na to. Pakishare din nyo tapos multiple sources po ang kunin ninyo para hindi tayo ma diba? Multiple
Tingnan nga ninyo, hindi ko pa nakikita kung buhay pa yan o patay na. Kung patay na po, di nakakalong po. Drama lang yung pang world leader magpatay pang citizens na may kawala na. Yun nga po. Belma, Sir Dan, may news na nag-mutate na daw po ang higpit talaga ng hood. Nandito nga po, babasahin ko sa inyo yung balita tungkol dyan. Basahin ko ito, maya-maya. Bibet, lahin daw, paano titirok sa kanali, Sir Dan? Di maloko ang taong manloloko. Malamang. Hindi malayo yung theory po ninyo. Ganon tayo ginugoy nila. Ganon tayo nila niloloko para tayo mahulog lahat sa bitag nila. Ganon ang ginagawa po nila. You have to remember their objective is to reduce. Reduce. Kaya nga po, mga kababayan, you'll not believe me, but if I tell you the circumstances na nakikita po ninyo, all of us witness, kung ano ang ginagawa nila, isa proof, tama yung sinasabi natin. Anong sabi ko sa inyo? Ito mga taong ito, hindi man po, wala silang intensyon. Wala silang intensyon na matapos ang pandemonyo. Wala. Bakit? They're not looking for. They refuse to. To recommend. Even to recommend. Any. Wala silang nire-recommend. At lahat ng lumilitaw na sinisiraan nila. Galit sila. Yan ang napakalakas na katibayan. Wala silang intention po. Wala sila. Bakit? Ang pinakang objective po, ang goal nila po, nakasulat sa bato. Ano nakasulat sa bato sa Georgia? Maintain the level, perpetual level of our population, the whole world, to 500 million only. Napakalinaw yun eh. So anong rason na maganap sila ng gamot? Kaya lahat ng gamot dito sa Pilipinas, sa China, everywhere. Ikis. Di pwede. At lahat ng gustong tumulong sa gobyerno para maayos ito, ikis din. Wala silang tatanggapin. Kaya nga po hindi ako excited dun sa yung sa Indonesia. Di man yung tatanggapin po. Taga ninyo sa bato. Kahit mag-sirko-sirko pa si Mario Marcos. Inoper na rito. Matagal nang ginagawa yun dito. Ano nangyari? Pati yung clinic sinara. They're not looking for. They're not. Created nga po ito eh. Kaya nga, tingnan ninyo. O tama yung binasa kong mga balita sa inyo. May bago. Mas matindi daw ang. Hindi ko sa inyo. Tutuloyan na po tayo nila. Tutuloyan tayo. And the only one that can stop them, yung ating Panginoon. Wala na mo. Benigning Adventure, Sir Dan, akala siguro nila magpapabalik na tayo sa dati. Di nila alam, nag-mutate na ang Kobe Bryant. Ah.
ninotate nila ang Kobe Bryant. Nadamay tuloy si ano, si Kobe Bryant. Diyan sa Irilonato. Okay lang yun. Ako naman, culinary arts last year sa TESDA, Binyan Cotinate. Jason, California, said that itong news last 2 days ago. A Texas hospital is under fire after eagle-eyed viewers claimed the ano, healthcare worker received on TV appeared to be fake. Anacela Watson, in deep state bailout bubble sa central bank, di mahasusustain pag mag-increase ang population, lalo na ang retirement pang old age people, retirees. Augusto Cesar, nabalo, mga ulul, nagduban naman sila gumawa ng earth. Inangkin na. Kanila na, pati tayo, kaluluwa natin. Inangkin na nila. Inalisan tayo ng rights natin na magdesisyon sa buhay natin. Sila na nagdidikta kung ano dapat natin gawin sa buhay. Tapos sasabihin, gusto nila tayong iligtas. Hindi po. Tinutulak tayo nila sa kapahamakan. Jonathan Inare, Sir Dan, dito po sa Quezon City, nag-checkpoint mga polis sa bus kung nasusunod ang tamang protocol. Pag hindi, papababain pasayro. At pag nagbabanta na kukunin mga ID ng pasayro, pariwis na talaga mga polis ngayon. Matindi. Melchor Pilayo, yun ang kwa ng LGU ninyo in the national government. Yung police enforcer lang naman yun. Marami kasi sa mga tao di na makadiyos, i-commit mo ang ways mo kay Lord everyday para may gabay ka, di ka basta gagawa ng mali.